Nagtatrabaho si Helen bilang tagalinis sa bagong bukas na construction company sa bayan. Hindi siya katangkaran pero may itsura naman. Laging terno ang suot niyang damit. Madalas, pumapasok si Helen sa trabaho na lango sa alak kaya hindi niya nagagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Si Rosita, ang panganay na anak, payat, matangkad at maputi ay nag-aaral pa sa high school. Tuwing walang pasok ay sinasamahan niya si Helen upang tulungan ito sa paglilinis. Maraming anak si Helen pero hindi niya alam kung sino ang tatay ng mga ito. Pagka-uwi galing sa trabaho, nakatambay na si Helen habang nakikipag-inuman. Halos araw-araw, dinadayo siya ng mga kabarkada. Wala silang pinipiling oras o araw. Kahit hating gabi na, ang lalakas ng boses ng mga ito. Dahil laging ganito ang nangyayari kaya nasanay na rin ang mga anak ni Helen. Kanya-kanya silang kuha ng pagkain sa kusina kung ano ang mayroon doon. Dahil kung hindi sila gagawa ng paraan, ay siguradong mamamatay sila sa gutom. Pagkakuha ng makakain ay agad silang papasok sa kwarto habang nagiinuman ang mga matatanda. Mula nang magkaisip si Rosita ay ito na ang kanyang kinagisnan. Siya ang nag-aalaga sa mga nakababatang kapatid. Nang sumapit ang 18 taong kaarawan, sinikap niyang makahanap ng part-time job habang nag-aaral. Minsan, 3 o 4 na beses siyang pumapasok sa trabaho bilang sales lady sa tindahan ng mga damit. Ang sumunod sa kanya ay si Paolo, 12 taong gulang. May katigasan ang ulo nito. Mas madalas maglaro sa labas kaysa tumulong sa mga gawaing bahay. Mauutusan lamang kung may kapalit na pera o kondisyon. Ang 3 naman ay si Judy, 7 taong gulang at siya ang pinakasakitin. Tahimik ito at hindi nakikipag-usap sa mga tao. Parang laging takot, mas gusto pang magtago sa kwarto kaysa makipaglaro sa labas. Sa totoo lang, naiinggit si Judy sa mga batang babae na nakikita niyang naglalaro sa labas. Marami silang laruan at sunod pa sa uso, samantalang siya ay nagtsatsaga sa marumi at lumang teddy bear na wala na ang isang mata. Simula noong mag-aral si Rosita ay palagi siyang pinupuri ng mga guro dahil nakikita nilang nagsisikap ito. Alam nila ang buhay ng batang babae kaya nakakaramdam sila ng panghihinayang lalo na't nakikitaan nila ito ng potensyal. Matalino si Rosita pero nakapanghihinayang dahil wala siyang oportunidad na makapag-aral ng maayos. Alam mo, nanghihinayang talaga ako dyan kay Rosita. Wika ng isang guro. Sinabi mo pa, sayang ang kinabukasan ng batang yan kung ganyan ang kanyang ina. Bulong naman ang isa. Kaya nga, kahit ako ay naaawa sa batang yan, siya ang tumatayong nanay sa mga bunsong kapatid. Kung sana lamang ay responsable si Helen, kaya namang makapag-aral ni Rosita sa college habang nagpa-part-time job. Wika pa ng isang guro, habang pinagmamasdan si Rosita mula sa malayo. Hindi naman kailangan ng diploma para maging isang janitress at dahil nasa tamang edad na, kaya si Rosita muna ang nagsasubstitute sa kanyang ina, lalo na ngayong buntis na naman ito. Kahit pilit itago ni Helen ang pagbubuntis, ay nahahalata na rin ito ng mga tao. Subalit, hindi nila akalain na sa edad nitong 45 ay mabubuntis ulit. At tulad ng dati ay hindi na naman alam kung sino ang tatay ng bata. Nang magpa-ultrasound si Helen, ay doon niya nalaman na kambal pala ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Ayon sa ilang kapitbahay, baka raw kaya laging nagpapabuntis si Helen ay dahil sa nakukuha nitong benepisyo mula sa gobyerno. Pero kung tutuusin, maliit lamang naman ang sustento galing sa gobyerno at lalong hindi sasapat ang sinisweldo niya sa pagja-janitress, lalo na ngayong magiging 5 na ang kanyang anak. Noon, laging nagdadala ang mga kapitbahay ng mga damit para sa mga bata. Minsan may laruan, pagkain at gamit sa paaralan. Kasabay ng paglaki ng tiyan ni Helen, ramdam niya ang mabilis na panghihina ng katawan. Kaya naman, si Rosita ang palaging nagsasubstitute sa kanya.
Ayon sa boss ni Helen ay okay lang yon, basta malinis at pulido ang trabaho. Bilang isang anak, naaawa si Rosita sa kanyang ina at natatakot siyang matanggal ito sa trabaho. Kaya naman, pag-uwi galing sa paaralan ay doon siya dederecho upang maglinis. Madaling araw na siya natutulog para makapag-aral muna. Masakit para kay Rosita ang sitwasyon na mayroon ang kanyang pamilya. Pero ano bang magagawa niya? Hindi man iyon ang pinangarap niyang trabaho ay kailangan niyang gawin upang mabuhay. Bata pa lamang ay pinangarap niya ng maging isang flight attendant. Hindi tulad ng kanyang ina, matangkad si Rosita at talagang maganda. Kung hindi lamang buntis si Helen ay baka nag-enroll na siya sa flight attendant training courses upang makapag-training. Pero alam niya sa kanyang sarili na kapag nanganak na ang kanyang ina ay siya na naman itong magiging breadwinner ng pamilya. Kailangan niyang pagbutihan ang pagtatrabaho at makaipon hanggat maaari. Wala na siyang panahon na tuparin ang pangarap dahil mas mahalaga ang masustentuhan ang gastos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi nagtagal, unti-unti na rin naiintindihan ni Judy at Paulo ang sakripisyo ng kanilang ate. Kaya naman, kahit papaano ay sinikap nilang matulungan ito sa mga gawaing bahay. Akala ng mga kapitbahay ay hindi maaasahan si Paulo pagdating sa pagluluto at paglilinis. Tanging si Judy lamang ang nakakaalam kung gaano karesponsable ang kanyang kuya. Madiskarte ito, pero kapag nasa paaralan ay mukhang masungit at matapang. Iyon ay dahil ayaw niyang pagtawanan at asarin ng mga kaklase, lalo na yung mga bully. Alam mo, Paulo, nagtatapon ng lumang gamit si Mama ngayon. Baka gusto mong ihatid ko pa sa inyo para mapakinabangan mo. Uwi ka ng isang kaklase na may halong pang-iinsulto. Dahil sa inis ni Paulo ay agad niyang sinugod ang kaklase upang suntukin sa mukha. Dahilan para ipatawag sila sa principal's office. Sa tuwing mangyayari ang ganoon ay hindi naman pumupunta sa paaralan si Helen. Si Rosita ang palagi niyang inuutusan. Rosita, kausapin mo nga yung kapatid mo. Ikaw ang talitalino mo. Pero itong si Paulo, walang pakialam sa mundo. Hindi na nga nag-aaral ng mabuti, nakukuha pang makipag-away. Kung hindi yan magbabago, siguradong pagdating ng araw ay baka sa kulungan ng diretso niyan. Sermon ng principal. Huwag po kayong mag-alala, ako nang bahalang kumausap sa kapatid ko. Wika naman ni Rosita na may halong pakikiusap. Habang naglalakad pa uwi ay masinsina niyang kinausap ang kapatid. Paulo naman, nagmamakaawa na ako sa'yo. Huwag ka nang makipag-away. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga naman ay nakakapag-aral ka. Paano na lang kung hindi ka tanggapin sa school sa susunod na pasukan? Nakikinig si Paulo kay Rosita. Hindi rin ito nangangatwiran. Sa halip ay patuloy lamang sa paglalakad. Ilang linggo bago manganak si Helen ay nag-aalala si Rosita dahil hindi ito gaanong naglalakad katulad ng dati. Siguro ay talagang mabigat na ang tiyan nito. Isang tanghali, nakatanggap si Rosita ng tawag mula sa construction company na pinagtatrabahuhan ni Helen. Ayon rito, manganganak na raw ang kanyang ina. Dinala raw ito sa ospital dahil hindi na kinaya pa ang sakit. Dali-daling pumunta si Rosita sa ospital pero pagdating niya roon ay masamang balita ang natanggap niya mula sa doktor. Ayon rito, pumanaw sa Helen matapos atakihin sa puso. Mabuti na lamang at nabuhay ang kambal matapos isagawa ang cesarean section. Nang mga sandaling iyon ay napatulo na lamang ang luha ni Rosita. Parang pinagbagsakan siya ng langit at lupa sa balitang narinig. Pakiramdam niya ay ilang ulit siyang sinaksak sa dibdib sa sobrang sakit noon. Nagpatuloy pa sa pagsasalita ang doktor tungkol sa kambal na lalaki, ang timbang nito at kung kailan pwedeng iuwi. Maging ang tungkol sa pagpapalibing kay Helen ay nabanggit nito pero hindi na pumapasok pa sa utak ng dalaga ang mga salitang iyon. Para bang nakalutang siya sa kawalan, nagdarasal na sana ay isang panaginip lamang ang lahat.
Nagtatakbo siya palabas ng ospital at sa karoon humagulgol ng iyak. Hindi niya alam kung papaano pa ipagpapatuloy ang buhay. Papaano na ang mga kapatid niya ngayon? Papaano nila malalampasan ang napakabigat na pagsubok? Hindi na alam ni Rosita kung ano na ang mga sumunod na nangyari. Hindi na namalayan ni Rosita kung ilang oras ba siyang umiiyak o kung papaano siya nakauwi. Tumulong ang mga kapitbahay upang mabigyan ng maayos na burol at libing si Helen. Nagpaabot rin ng tulong pinansyal ang may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuhan nito. Nasa 10 tao lamang ang nakipaglibing. Ang 3 roon ay si Rosita, Paulo at Judy na walang tigil sa pag-iyak. Makaraan ng ilang araw mula nang mailibing si Helen, nagmakaawa si Rosita sa may-ari ng kumpanya na siya na lamang ang kuning janitress bilang kapalit ng kanyang ina dahil iyon na lamang ang natitira niyang pag-asa. Pumayag naman ang may-ari ng kumpanya. Halos 12 oras nagtatrabaho si Rosita sa loob ng isang araw. Bayad naman ang overtime. Yun nga lang ay talagang pagod na pagod ang kanyang katawan. Pag-uwi sa bahay ay siya pa itong magluluto at maglalaba. Mabuti na lamang at malapit na ang bakasyon. Gagraduate na siya sa high school sa edad na 18. Isang gabi, pag-uwi ni Rosita galing sa trabaho ay nagulat siya dahil walang tao sa apartment na kanilang tinitirahan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang chinecheck ang kwarto at banyo. Pero wala roon ang kanyang mga kapatid. Nagtatakbo siya sa kalsada sa pag-asang naroon ang mga ito pero hindi niya ito nakita. Alam niyang ilang buwan na silang hindi nakakapagbayad ng renta pero hindi niya lubos maisip na palalayasin ang kanyang mga kapatid ng ganoon na lamang. Parang mababaliw si Rosita nang hindi niya makita ang mga kapatid. Pupunta na sana siya sa istasyon ng pulis upang mag-report nang makasalubong niya si Mrs. Reyes, ang dating guro ni Rosita sa elementarya. "Rosita, yung mga kapatid mo, kinuha na ng DSWD. Nagreklamo ang mga kapitbahay na namatay raw ang nanay ng mga bata, tapos ikaw naman ay laging wala sa bahay. Hindi raw dapat naiiwan ang mga bata ng walang kasamang matanda na titingin sa kanila. Dinala ang mga kapatid mo sa bahay ampunan. Kung gusto mo, sumama ka muna sa akin," wika ni Mrs. Reyes. Lalong napahagulgol ng iyak si Rosita. "Babawiin ko po ang mga kapatid ko," umiiyak na wika nito. "Rosita, alam kong masakit at mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero ito lang ang maipapayo ko sa'yo. Mag-aral ka muna nang sa gayon ay makakuha ka ng maayos na trabaho. Sa sitwasyon mo ngayon ay siguradong hindi rin ibabalik sa'yo ang mga kapatid mo dahil hindi mo naman sila kayang buhayin ng mag-isa. Pero kung mayroon kang maayos na trabaho, sila na rin ang kusang magbabalik sa'yo ng mga kapatid mo." Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Rosita. Tumatak sa isip niya ang sinabi ni Mrs. Reyes kanina. Kaya naman, kinabukasan, napagpasyahan niyang tuparin ang pangarap na maging isang flight attendant. Inimpake niya ang mga gamit at bago umalis ay nagpaalam muna siya kay Mrs. Reyes. "Maraming salamat po ma'am sa pagsuporta at pagbibigay niyo sa akin ng payo kung ano ang dapat kong gawin," wika ni Rosita bago niyakap ang dating guro. "Nakapagdesisyon na po ako na tuparin ang aking pangarap na maging isang flight attendant nang sa gayon ay mabawi ko ang aking mga kapatid." "Sandali lang iha, may kukunin lang ako sa kusina para sa'yo." Wala pang 5 minuto ay bumalik si Mrs. Reyes, dala ang isang lalagyan. "Rosita, nagluto ako ng almusal, tsaka heto ang tinapay at tubig para may baon ka sa daan. Heto nga pala ang cellphone number at address ng taong makakatulong sa'yo. Dati ko siyang kaklase at ngayon ay naninirahan na sa syudad. Pwede kang makitira sa kanila ng ilang araw. Tatawagan ko rin siya para ipaalam na darating ka. Malaki ang bahay niya pero mag-isa na lamang siya doon mula nang namatay ang kanyang asawa. Siguradong matutuwa yun na makita ka. Naikwento na rin kita sa kanya ng minsan."
Nakangiting wika ni Mrs. Reyes bago sila tuluyang magpaalam sa isa't isa. Kinakabahan si Rosita sa bagong yugto ng buhay na kanyang tatahakin. Walang kasiguraduhan kung ano ang magiging buhay niya sa syudad at kung matutupad ba ang kanyang pangarap. Pero handa siyang gawin ang lahat ng makakaya upang muling makapiling ang mga nakababatang kapatid. Nagtungo siya sa address na ibinigay ni Mrs. Reyes at doon nakilala niya ang isang matandang babae. Payat ito at medyo kulubot na rin ang balat. Magandang araw po. Ibinigay po ni Mrs. Reyes ang address ninyo. Wika ni Rosita. Pumasok ka rito, iha. Tama ang sinabi ng kaibigan ko. Maganda ka at magalang. Huwag kang mahihiya sa akin. Kung may kailangan kay, sabihin mo lang. Sumunod ka sa akin para maipakita ko ang kwarto na tutulugan mo. Salamat po. Siya nga po pala. Isang araw lang ako mananatili rito. Bukas na bukas ay hahanap po ako ng marerentahan na boarding house o yung bed spacing. Ano ka ba naman, iha? Magbo-boarding house ka pa eh, ang laki-laki nitong bahay ko. Kung si Nida ang nagrekomenda sa'yo, siguradong may dahilan kung bakit kanya gustong tulungan. Mag-isa lang ako rito. Tsaka yung anak ko, nakatira na sa malayo. Kaya natutuwa ako dahil may makakasama ko rito na katulad mo. Kinuha ni Rosita ang kanyang shoulder bag at mula roon, dinukot niya ang pera. Iniabot niya iyon sa matandang babae bago mahinahong nagsalita. Kung ganun po eh, heto ang bayad ko para sa kwarto. Maliit na halaga lamang po ito pero huwag kayong mag-alala. Babayaran ko ang kulang kapag nakahanap ako ng trabaho. Ngumiti lamang si Mrs. De Los Santos. Kinuha niya ang pera. Binilang iyon bago muling ibinalik sa bulsa ng bag ni Rosita. Ang perang iyan ang kakailanganin mo sa mga susunod na araw. Kung gusto mo talaga akong bayaran ay tatanggapin ko yon kapag alam kong may maayos ka ng trabaho. Siguro 3 o 4 na buwan. Pero sa ngayon, wala kang dapat na bayaran sa akin na kahit na ano. Libre ang pagkain mo rito. Ilang sandali pa, binuksan ni Mrs. De Los Santos ang pinto ng kwarto na halatang kwarto ng kaisa-isa niyang anak na lalaki. Puro medalya, trophy at awards ang naroon. Minsan lang bumisita ang aking anak at kahit wala siya ay nililinisan ko ang kwartong ito. Pinapalitan ko ang kobre kama at punda ng unan. Maraming espasyo sa kabinet kaya dyan mo nalang ilagay ang mga gamit mo. Pwede kang tumira dito hanggat kailangan mo. Kung nakakasagaba lang ang mga awards na yan ay pwede kong ilipat sa aking kwarto. Mahilig siyang mag-swimming at tuwing may kompetisyon ay nag-uuwi siya ng award. Kwento pa ng matanda na halatang matagal nang walang nakakausap. Kinagabihan, nagkwentuhan sila habang nasa kusina. Matalino ka, Rosita, at alam kong hindi magtatagal ay mababawi mo ang iyong mga kapatid. Pero sa ngayon, kailangan mong pagbutihan ang iyong pag-aaral. Kinabukasan, nagtungo si Rosita sa airport dahil hindi niya alam kung saan siya mag-aaral upang maging flight attendant. Sa entrance pa lang ay nakakita na siya ng mga brochure tungkol sa recruitment upang maging flight attendant. Nakalagay na rin doon ang mga requirements na kakailanganin. Mula sa airport ay isang sakay lang bago marating ang training school. Tumatanggap sila ng high school graduate basta may proper training at pumasa sa mga requirement katulad ng magaling sa pagsasalita ng Ingles, pumasa sa height at medical exams. May kamahalan ang bayad sa training pero pwede namang installment. Pagka-uwi ng bahay, masayang sinabi ni Rosita kay Mrs. De Los Reyes ang magandang balita. Nakapag-enroll na daw siya sa training school. Mabuti naman, iha. Alam ko namang pasado ka sa requirements, basta pagbutihan mo lang ang pag-aaral mo. Nagluto ako ng masarap na ulam dahil alam kong gutom ka na pag uwi mo. Salamat po, ma'am. Sa totoo lang, ngayon lang ako ulit makakakain ng fried chicken. Oo nga, naikwento nga yan sa akin ni Nida. Nang minsang magbigay raw siya ng fried chicken sa inyo ay hindi ka nakakain dahil ipinaubaya mo sa mga kapatid mo.
Naluluhang kinain ni Rosita ang fried chicken na iyon pero hindi niya magawang ubusin dahil muli niyang naalala ang mga kapatid. Ano kayang kinakain ng mga ito at kung nakakatulog ba sila ng maayos? Huwag kang mag-alala, Rosita. Siguradong mababawi mo rin sila. Ipagluluto ko kayo ng fried chicken kapag nangyari yon para matikman rin nila ang luto ko. Nakangiting wika ng matanda. Kinagabihan, taimtim na nagdasal si Rosita. Nagpapasalamat siya dahil kahit papaano, unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag ang kanyang mga pangarap. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang mga kapatid. Sa kauna-unahang pagkakataon, maganda ang naging panaginip ni Rosita. Nakasakay daw siya sa eroplano, suot ang uniforme ng flight attendant na nakita niya sa airport kanina. Lalo pang na-inspire ang dalaga na pagbutihan ang kanyang ginagawa. Mula noon, maaga siyang gumigising para pumasok sa training school. Madalas, naglalakad lamang siya ng 20 minuto upang makatipid sa pamasahe. Nag-apply din siya bilang waitress sa isang restaurant kung saan naka-assign siyang magtrabaho tuwing alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi, nang sa gayon ay makaipon ng pambayad sa training school. Tuwing break time, sa halip na magpahinga ay libro at ballpen ang hawak niya upang mag-review. 15 sila sa isang batch pero si Rosita ang napansin ng mga instructor dahil sa galing nito at bilis pumick up ng mga lectures. Nang matapos ang training courses, si Rosita ang isa sa mga inerekomenda ng training school sa airline company na naging daan upang mabilis siyang matanggap. Ang unang flight ni Rosita bilang flight attendant ay tumagal ng 1 hours at kalahati. Pero para sa dalaga, napakaikling oras iyon para sa tulad niyang matagal na ngarap na makapagtrabaho sa loob ng eroplano. Masaya niyang ikinuwento kay Mrs. De Los Reyes ang karanasang iyon. Grabe po yung kabako kanina, pero sobrang saya sa pakiramdam. Kung pwede ko lang sanang ilapit ang mukha ko sa bintana ng eroplano buong biyahe ay ginawa ko na. Mabuti na lang at mababait ang mga pasahero at mga katrabaho ko. Mas matanda sila sa akin at mas may experience, kaya tinutulungan nila ako. Pero sa kalagitnaan ng pagkakwento ay biglang nalungkot si Rosita. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay makaipon ng sapat na pera upang makapagrenta ng sariling apartment at mabawi ang kanyang mga kapatid. Iha, huwag kang mag-alala. Magiging maayos rin ang lahat. Tingnan mo nga't malayo na ang narating mo. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganyang oportunidad. Kumain ka na muna. Nagluto ako ng adobong manok na may patatas at itlog. Siguradong mabubusog ka. Tsaka, bakit hindi ka maupo? Siguradong masakit na ang binti mo. Napabuntong hininga si Rosita. Para bang ayaw niyang hubarin ang suot na uniforme. Balak mo bang matulog na suot yan? Magpalit ka na muna. Wala namang magnanakaw niyan. Natatawang wika ng matanda. Lumipas pa ang ilang buwan ay sa mas malalayong destinasyon na napupunta ang flight ni Rosita. Isang araw, mayroong tumawag sa kanyang pangalan. Nakita niya na naman ang lalaking iyon. Mukhang regular itong sumasakay ng eroplano, kaya pamilyar na ang itsura nito sa kanya. Mukha itong negosyante at sa tansya niya ay nasa 35 taong gulang na ito. Maganda ang kutis at halatang mayaman base sa suot nitong damit at relo. Alam mo, lagi kanyang tinitingnan. Siguro, crush ka niya. Bulong ni Miranda, ang isa sa mga flight attendant na madalas nakakasama ni Rosita. Hindi naman siguro, baka nagkataon lang yon. Ano ka ba, Rosita? Ilang beses ko na yung nahuli na nakatingin sa'yo. At hindi lang basta tingin, mukhang interesado talaga. Malay mo, kaya lang siya sumasakay ng eroplano ay para makita ka. Sana, ganyang kagwapo rin ang magkagusto sa'kin. Kinikilig na wika ni Miranda. Nilapitan ni Rosita ang lalaki upang tanungin kung ano ang kailangan nito. Meron ba kayong gamot para sa puso? Nagulat si Rosita. Mukha namang walang sakit ang lalaki.
maganda ang katawan nito at parang wala namang nararamdamang masakit sa katawan. Sandali lang, iti-check ko lang ang first aid kit, wika niya bago humakbang papalayo. Pero agad hinawakan ng lalaki ang kanyang braso. Sa tingin ko, hindi mo makikita ang tamang gamot sa first aid kit, bulong ng lalaki. Sumasakit ang puso ko dahil hindi mo nasusuklian ang aking pagmamahal. At isa lang ang nakikita kong solusyon. Pwede bang kumain tayo sa labas mamaya? Pangako ko sa'yo, hindi na kita guguluhin pagkatapos. Nakangiting wika nito. Matapos noon ay binitiwan niya na ang pagkakahawak kay Rosita. Natulala naman ang dalaga dahil sa narinig. Mukhang seryoso naman ang pasahero sa sinabi nito. At sa totoo lang ay mukha naman siyang desente, guwapo at attractive. Sige, pag-iisipan ko. Wika ni Rosita. Ako nga pala si Denver at hihintayin kita gaano man katagal. Maghihintay ako pagkatapos nitong flight. Sabi mo, pag-iisipan mo. Ibig sabihin ay hindi ka pa tumatanggi. Halos buong flight ay nakatingin lamang sa kanyang lalaki. Sa totoo lang, gustong masubukan ni Rosita ang makipag-date kahit isang beses lang. Pero natatakot siya dahil wala naman siyang experience ni hindi niya alam kung paano makipag-usap o makitungo sa mga lalaki pagdating sa pakikipag-date. Pagkatapos ng flight ay nagtungo muna ang mga crew sa airport building upang mag-fill out ng mga dokumento bago umuwi. Si Miranda ang unang nakapansin kay Denver. Siniko niya si Rosita. Tingnan mo, mukhang naka-jackpot ka ng milyonaryo. Siguradong mamahaling yung hawak niya. Wika nito na nakanguso sa bouquet of red roses na hawak ni Denver. Natutuwa akong makita ka. Para sa'yo nga pala. Nakangiting wika nito. Salamat. Pabulong na wika ni Rosita. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon dahil nahihiya siya sa mga katrabahong naroon. Isa pa ay nakatingin rin ang mga tao. Miranda, halika na. Sabay-sabay na tayo. Tawag ng ibang flight attendant nang sa gayon ay makausap ni Rosita ang manliligaw nito. Ihahatid muna kita pa uwi. Siguro ay pagod ka na. Pero mamayang gabi, kung pwede ay susunduin kita para sabay na tayong maghapunan. Nakangiting wika ni Denver. Sabay silang naglakad patungo sa parking lot kung saan nakapark ang kotse nito. Walang alam si Rosita pagdating sa mga brand ng sasakyan pero nasisiguro niyang mamahalin iyon lalo na't dadalawa lamang ang pinto nito. Habang nasa biyahe pa uwi ay naikwento ni Denver na dati na siyang naikasal. Pero hindi daw iyon nagtagal dahil nangaliwa ang kanyang asawa. Naibahagi rin ito na nagmamay-ari siya ng furniture company na kanyang namana mula sa mga magulang. Iyon rin ang dahilan kung bakit madalas ay mayroon silang business trip dahil nagbubukas siya ng mga branch at may mga business meeting rin na kailangang daluhan lalo na kung magre-renew ng kontrata. Bago bumaba ng kotse ay napagkasunduan nilang magkita bandang alas 6 ng gabi. Nang mga sandaling iyon, naramdaman ni Rosita na parang gusto niya na rin si Denver. Mabait ito at mukhang seryoso naman. Alas 11 pa lamang ng umaga noon, kaya pagpasok ni Rosita ng bahay ay nakaabang na si Mrs. De Los Santos. Nakita ko, may naghatid sa'yo. Pinagbuksan ka pa ng pinto at may bulaklak pa. Nakangiting wika ng matandang babae. Sa buong buhay ko po, ngayon lang ako nakatanggap ng ganito. Ngayon ko lang po ito naranasan, ang magkaroon ng manliligaw. Isa po siya sa mga regular na pasahero. Guwapo siya at mabait. Nakangiting wika ni Rosita habang nakatingin sa mga bulaklak. Rosita, mukhang in love ka na. Pero mag-ingat ka. Sa panahon ngayon, marami ang mapanlin lang. Puro pangako, pero sa huli ay sasakpan naman ang iyong puso. Hindi naman po siguro siya ganon. Agad na depensa ng dalaga. Nagpapaalala lamang ako sa iyo, iha. O sige, magpahinga ka na muna at pupunta lang ako sa kapitbahay.
wika ni Mrs. De Los Santos. Bandang alas 4 ay hindi na mapakali si Rosita. Sinuot niya ang kaisa-isang bestida na kanyang nabili noong nakaraang sweldo. Naging masaya ang unang date nila ni Denver. Parang ayaw niya nang matapos pa ang gabing iyon. Pakiramdam niya ay matagal na silang magkakilala dahil napakagaan ang loob niya rito. Tulad ng pangako ni Denver, dinala siya nito sa restaurant na pag-aari pala ng kaibigan nitong si Harry. Ikaw pala si Rosita, o siguro tatawagin na lang kitang Rosie. Sabi ni Denver kanina, isasama niya raw ang magandang babae. Pero hindi niya naman sinabing napakaganda mo pala. Masaya na ako sa buhay may asawa ngayon, kaya hahangaan na lang kita mula sa malayo. Nakangiting wika ni Harry. Parang namula ang pisngi ni Rosita sa mga sinabi nito. Maraming salamat. Ngayon lang may pumuri sa akin ng ganito. Ipinareserve pala ni Denver ang restaurant na iyon para sa kanilang dalawa. Napaka-romantic ng dinner date na inihanda nito. Rosita, mula ngayon ay para sa'yo na lang titibok ang puso ko. Sana itanggapin mo ang pagmamahal ko para sa'yo. Ang mga ganoong kataga ay nababasa lamang ni Rosita sa mga nobela at hindi niya akalain na isang araw ay maririnig niya iyon mula sa isang lalaki na katulad ni Denver. Bandang alas 10 ng gabi ay inihatid ni Denver si Rosita. Natutuwa naman ang dalaga dahil hindi siya minamadali ni Denver. Ni hindi ito nagtangka na halikan siya o hawakan sa kamay. Marahil ay nire-respeto siya nito. Kinabukasan, nakangiting gumising si Rosita. Kinikilig pa rin siya sa naging date nila kagabi nang biglang kumatok si Mrs. De Los Santos. Rosita, bumangon ka na dyan. May nagpadala sa'yo ng bulaklak. Sa dami ng i-deliver ay pwede na tayong magtayo ng flower shop. Dali-daling bumangon ang dalaga. Agad niyang kinuha ang munting envelope na nakapatong sa bouquet ng white at peach na rosas. Kinikilig siya habang binabasa ang sulat mula roon. Magpalit ka muna ng damit, Rosita. Baka dumating na ang Prince Charming mo. Nakangiting wika ni Mrs. De Los Santos. Kahit papaano ay natutuwa siyang makita na masaya ang dalaga. Habang nag-aayos ng sarili ay hindi pa rin makapaniwala si Rosita na gusto pa siyang makita ni Denver matapos ang lahat ng ikinuwento niya rito. Nabanggit niya ang tungkol sa buhay nila noon sa probinsya, ang pagkamatay ng kanyang ina at naiwang mga kapatid. Natakot si Rosita na baka magbago ang tingin sa kanya ng gwapo at successful na negosyante. Pero matapos mabasa ang sulat nito na nagsasabing gusto siyang makita ulit at mas makilala pa, ay talaga namang wala siyang mapaglagyan ng tuwa. Nasisiguro niyang mahal siya ni Denver at mahal niya na rin ito. Ilang beses sumilip si Mrs. De Los Santos sa kwarto ng dalaga, pero mas pinili niyang huwag itong istorbohin dahil alam niyang may date pa ito. Bandang alas 12 ng tanghali ay dumating ang pamilyar na kotse ni Denver. Bumaba pa ito ng kotse upang pagbuksan ng pinto si Rosita. May sorpresa ako sa'yo. Sana magustuhan mo. Nakangiting wika nito bago nagpatuloy sa pagmamaneho. Wala pang kalahating oras, narating nila ang Equestrian Country Club kung saan naroon ang mga mayayaman na mahilig sa kabayo. Ito ang paborito kong gawin at siguradong magugustuhan mo rin. Nakangiting wika ni Denver. Salamat. Dati sa TV ko lang nakikita ang ganito. Hinding-hindi ko to makakalimutan. Kung gusto mo, pwede tayong pumunta dito kapag wala kang pasok. Kung gusto mo, pwede tayong pumunta dito kapag wala kang pasok. Wika ni Denver na noon ay hindi na napigilan ang sarili. Hinalikan niya sa labi si Rosita. Hindi alam ng dalaga kung ano ang gagawin. Parang naparalisado ang kanyang katawan sa mga halik na iyon. Kinagabihan, nag-check-in sila sa hotel malapit sa tabing dagat kung saan may inihandang romantic dinner si Denver para sa kanila. Mula noong gabing iyon, opisyal na silang nag-date. Madalas ay sakay sila ng parehong eroplano
kaya parang halos araw-araw din silang magkasama. Puro mamahalin ang regalo ni Denver kay Rosita at puro sa mga sikat na restaurant o resort niya ito dinadala. Ni minsan, hindi nagtaka o nagtanong ang dalaga kung bakit hindi pa siya isinasama ni Denver sa bahay nito. Minsan, hindi na napigilan ni Mrs. De Los Santos ang sarili. Tinanong niya si Rosita tungkol sa relasyon nito kay Denver. Hindi ko lang lubos na maunawaan yung boyfriend mo, iha. Kung talagang mahal ka niya, bakit hindi pa siya nagpo-propose sa'yo? Sigurado ka bang wala pa siyang asawa? Hindi naman po siguro. Lagi naman kaming magkasama at hindi rin biro ang ginagastos niya sa akin. Siguro ay talagang busy lang siya sa trabaho ngayon. At ang sabi niya, kapag natapos na raw ang mga problema sa negosyo ay tsaka namin pag-uusapan ang tungkol sa kasal. Baka po hindi na rin ako magtagal rito sa bahay niyo kapag nangyari yon. Napailing na lamang ang matandang babae. Hindi naman sa pangingialam pero parang niloloko ka lang niya. Kung mahal ka talaga niya ay dapat niyaya ka niyang magpakasal. Hindi na nagsalita pa si Rosita. Ayaw niyang masira ang araw na iyon. Siguro ay talagang concern lang si Mrs. De Los Santos sa kanya dahil para na silang magkamag-anak. Isang umaga, pagkagising na Rosita ay agad siyang napatakbo sa banyo. Nakaramdam siya ng pagkahilo at pagsusuka. Naging sensitibo siya sa matatapang na amoy, katulad iyon ng kanyang ina noong buntis ito. Upang makumpirma, agad siyang nagtungo sa doktor upang magpa-check up. At tama nga ang kanyang hinala. Buntis na siya at si Denver ang ama ng bata. Tuwang-tuwa si Rosita dahil sa wakas, nagbunga na rin ang kanilang pagmamahalan. At nasisiguro niyang matutuwa rin si Denver kapag nalaman ang balitang iyon. At baka nga pakasalan siya nito kaagad. Kinagabihan, napagkasunduan nilang magkita. Ngunit laking gulat ni Rosita sa naging reaksyon nito. Hindi niya inaasahan na sa halip na matuwa si Denver ay masasakit na salita ang kanyang natanggap. Sana hindi ka umaasa na ipapanganak mo ang batang yan. Hindi ko kailangan ng anak. Seryosong wika nito. Mabuti na lamang at nakaupo si Rosita ng mga sandaling iyon. Kung hindi, ay baka natumba na siya sa sobrang panghihina. Hindi siya makapaniwala na masasabi iyon ni Denver sa kanya. Nagpatuloy pa ito sa pagsasalita. Naniniwala ka ba talaga na magpapakasal ako sa tulad mo? Pampalipas ka lang ng oras, Rosita. Panandali ang kaligayahan. At ang babaeng pakakasalan ko ay yung babaeng nagmula sa maayos at kilalang pamilya. Yung nagmamay-ari ng factory at kasosyo ko sa negosyo. At sa katunayan, 2 taon ko na siyang kasintahan. Nakatakda na rin kaming ikasal. Oo nga't maganda ka, pero ano bang mapapala ko sa'yo kung hindi problema? Kinuha ni Denver ang wallet sa bulsa upang kumuha ng pera. Lahat ng perang laman noon ay ipinatong niya sa kamay ni Rosita. Siguro naman ay sapat na yan para masolusyonan ang problema. At saka huwag ka nang magtangka na gumawa ng iskandalo o guluhin ako ulit. Mula ngayon, bahala ka na sa buhay mo. Magkanya-kanya na tayo. Kakalimutan na rin kita. Wika ni Denver bago lumabas ng silid na iyon. Napahagulgol na lamang si Rosita. Maya-maya ay sumilip siya sa bintana. Nasa 6 na palapag siya ng gusali at kung tatalon siya mula roon ay siguradong babawian siya ng buhay. Gusto niyang magpakamatay pero naisip niya ang mga kapatid. Papaano na lamang sila kung pati siya ay mawawala na rin? Nang malaman ni Mrs. De Los Santos ang nangyari ay hindi ito nagalit. At hindi niya rin sinumbatan si Rosita. Sa halip ay kinausap niya ito ng masinsinan. Ganyan talaga ang buhay. Sinusubukan ang katatagan mo. Pero huwag kang mag-alala. Malalampasan mo rin ang lahat ng yan. Napagkasunduan rin nilang huwag ng pag-usapan o babanggitin ang pangalan ni Denver. Habang maliit at hindi pa halata ang kanyang tiyan, sinikap ni Rosita na makapagtrabaho.
Wala ni isa man sa kapwa niya flight attendant ang naghinala na siya ay nagdadalang tao. Sa tuwing pupunta si Rosita sa banyo ay doon siya tahimik na susuka. Ni hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap, pero kailangan niyang magpakatatag. May isang pagkakataon na habang nasa flight ay humingi ng tulong ang isang matandang babae. Hawak nito ang 7 taong gulang na bata na noon ay inaatake ng hika. Nakalimutan niya raw dalhin ang gamot ng kanyang apo. Agad na sumaklolo si Rosita at tinawag niya rin si Miranda upang tumulong. Inapply nila ang kanilang nalalaman sa ganoong sitwasyon. Kumuha sila ng paper bag upang makahinga ng maayos ang bata. Ikinuha rin nila ito ng maiinom para kumalma. Naluluhang nagpasalamat ang matandang pasahero kay Rosita. Ayon rito ay hindi niya raw alam kung ano ang gagawin dahil sa pagkataranta. Bilang pasasalamat ay inimbitahan niya ang mga ito na sumama sa kanilang tahanan. Rosita, na itanong ko na sa kasama mo kanina. Nabanggit niya sa akin na ito na ang huli mong flight ngayong araw. Mga 2 minuto lang ang layo ng bahay namin mula sa airport at kung okay lang sa'yo ay doon ka na kumain ng hapunan bilang pasasalamat ko sa'yo. Pumayag si Rosita pero si Miranda ay hindi raw makakasama dahil birthday ng kanyang ina. Ang matanda ay nagpakilala bilang Erlinda at ang apo niya naman ay si Samuel. Habang nasa biyahe ay naikwento ni Erlinda na ang mga magulang ni Samuel ay naaksidente. Ang nanay nito ay hindi na umabot pa sa ospital, habang ang tatay niya naman ay nabuhay pero na-comatose ng 2 linggo. Kaya nang magising ito ay nailibing na ang asawa at ngayon ay nagpapagaling na sa bahay. Si Erlinda muna ang nag-aalaga kay Samuel at kaya sila bumiyahe ay dahil ibinenta niya ang kanyang bahay sa probinsya upang doon na lamang tumira sa syudad nang sa gayon ay maalagaan ang anak at apo. Nang huminto ang taxi sa tapat ng napakalaking bahay ay nanlaki ang mga mata ni Rosita. Mukha namang simple ang maglola pero napakayaman pala nito. Iha, halika na sa loob at ipapakilala kita sa aking anak. Mabait siya pero sa ngayon ay mainitin ang ulo at ayaw ng kausap kaya pagpasensyahan mo na. Pagpasok sa loob ng bahay ay naglalakihang painting ang bumungad kay Rosita. May mga bulaklak na nakalagay sa kakaibang disenyo ng mga paso, maging ang chandelier ay talagang nakamamangha. Enrico, lumabas ka muna riyan at may bisita tayo. Lumabas ang lalaki mula sa silid malapit sa may hagdan. May benda pa ang braso at binti nito. Samuel, miss na miss kita anak. Kumusta ang biyahe niyo ng lola mo? Wika nito bago niyakap ang batang lalaki. Enrico, siya nga pala si Rosita, ang flight attendant na tumulong sa amin kanina. Ikinuwento ni Erlinda ang lahat ng nangyari upang maunawaan ni Enrico kung bakit kailangang isama si Rosita sa kanilang tahanan. Mama, naka-day off ang kasambahay natin ngayon, kaya wala tayong pagkain. Kung alam ko na mayroong bisita eh, nagpa-deliver sana ako kanina. Okay lang yun anak, ipasyal mo muna si Rosita dito sa bahay habang ako ay nagluluto sa kusina. At ikaw Samuel, maglaro ka muna sa kwarto mo. Wika ni Erlinda. Nakangiting nagkwento si Enrico kay Rosita habang naglalakad sa bakuran. Masaya ako nang bilhin ko ang bahay na ito. Napakaganda at presko. Ito ang dream house namin ng aking asawang si Melissa. Kung hindi dahil kay Samuel, siguro ay wala na akong lakas ng loob na mabuhay. Napilitan si Mama na ibenta ang ari-arian namin sa probinsya para maibangon ko ang aking negosyo. Noong maksidente ako, nalugi iyon at ang masakit pa, ang tao na aking pinagkatiwalaan ang tromaidor sa akin. Inilipat niya sa kanyang bank account ang pera ng kumpanya habang ako ay nakomato sa ospital. Nang magising ako ay
wala na ang aking negosyo. Nitong umokay na ang aking pakiramdam ay naisip kong bawiin kung ano ang sa akin pero huli na ang lahat. Isinama ni Enrico si Rosita sa silid malapit sa hagdan. Iyon pala ang kanyang opisina. Habang nagkakwentuhan, tinitingnan ni Rosita ang mga larawan sa mesa nito. Maganda ang asawa ni Enrico at kamukha ito ni Samuel. Ngunit napahinto siya nang makita ang pamilyar na itsura. Hindi siya maaaring magkamali. Iyon si Denver. Nakangiti habang nakaakbay kay Enrico. Ayaw niya sanang magtanong pero hindi niya maiwasang magtaka kung papaano sila nagkakilala. Enrico, pwede ko bang malaman kung sino ang lalaking kasama mo rito sa larawan? Para kasing pamilyar ang itsura niya. Ah, siya si Dennis, ang kaibigan at katiwala ko noon. Itinuring ko siya bilang parte ng pamilya pero niloko at trinaidor niya ako. Ganun ba? Kilala ko siya at trinaidor niya rin ako tulad ng ginawa niya sa'yo. Pero Denver ang pakilala niya sa'kin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Enrico. Ayaw mang pag-usapan ni Rosita ang tungkol kay Denver pero ikinuwento niya ang lahat maging ang tungkol sa regular flight nito sa isa sa mga probinsya. Ang sabi niya sa akin, namanan niya raw sa mga magulang niya ang negosyo. Nung maghiwalay kami ay doon ko naisip na wala akong kakilala ni isa sa mga kamag-anak niya, maliban sa isang lalaki na nagngangalang Harry. Pero siguro ay nabayaran lang ni Denver ang lalaking yon para magpanggap na kaibigan niya. Isang beses ko lang siyang nakita at nakausap, pagkatapos nun hindi na naulit. Napamura si Enrico. Anong magulang ang sinasabi niya? Lumaki siya sa squatter kasama ang lola niya. Nag-aral siya sa public school at high school graduate lang. Ipinadala niya ang sariling lola sa home for the aged matapos niyang ibenta ang bahay nito. Nalaman ko lang ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya noong paimbestigahan ko siya nang magising ako sa ospital. Matapos ang nangyaring aksidente sa amin ng aking asawa. Niloko niya ako. Ang sabi niya sa akin noon, namatay raw ang lola niya dahil inatake sa puso. Nagulat na lang ako nang mag-offer siya ng partnership. Mayroon siyang pera. At yun palang pinagbentahan niya sa bahay ng lola niya. Pinagkatiwalaan ko siya pero trinaidor niya ako. Ang masakit pa roon, siya ang nag-utos na ipapatay kami para makuha ang lahat ng pera ko. Nagsampa ako ng kaso pero wala pang update dahil hindi siya mahanap ng mga pulis. Bumuo si Rosita at Enrico ng plano kung papaano mahuhuli si Dennis na nagpapanggap bilang Denver. Sa parehong direksyon pa rin ang flight nito at nang muling mag-cruise ang kanilang landas ni Rosita, ay agad niya itong ibinalita kay Enrico. Pagkalapag ng eroplano sa airport ay nakaabang na ang mga pulis. Inimbestigahan nila si Denver at napatunayang siya nga si Dennis. Ito pala ang tunay niyang pangalan. Gumamit ito ng peking identity upang malayang makabiyahe at makapagpatayo ng negosyo. Mayroon siyang furniture company at iyon ang naging paraan upang mapaibig ang mayamang babae na pwede niyang hut-hutan ng pera. Wala nang nagawa pa si Denver kung hindi aminin ang lahat ng kasalanan, lalo na't sapat ang nakalap na ebidensya ng mga otoridad. Nahatulan siyang mabilanggo ng 15 taon. Hindi nagtagal, ang pagkakaibigan ni Rosita at Enrico ay nauwi sa pag-iibigan na siyang ikinatuwa ni Samuel at Erlinda. Napagpasyahan nilang magpakasal bago patuluyang lumaki ang tiyan ni Rosita. Matapos noon ay nag-resign siya sa trabaho upang tulungan si Enrico sa negosyo. Napagpasyahan niya ring bumalik na sa probinsya upang bawiin ang kanyang mga kapatid. At salamat naman sa Diyos dahil naroon pa ang mga ito. Madalas palang dumadalaw si Mrs. Reyes sa bahay ampunan upang ipaalam sa mga empleyado roon na huwag munang ipaampon ang mga kapatid ni Rosita dahil siguradong babalikan niya ang mga ito.
Dahil may kapasidad na si Rosita na bigyan ng maayos na buhay ang mga kapatid, kaya wala nang naging problema. Taos-puso ang kanyang pasasalamat kay Mrs. Reyes sa lahat ng naitulong nito sa kanya. Gayun din kay Mrs. De Los Santos na nagsisilbi niyang pangalawang magulang, ang taong hindi napagod na tumulong, magmahal at magtiwala sa kanya. Sa huli, isinama ni Rosita ang mga kapatid sa malaking bahay kasama si Enrico, Samuel at Erlinda. Paminsan-minsan ay dinadalaw niya rin si Mrs. De Los Santos. Naging magkaibigan din sila ni Erlinda at madalas ay magkausap sila sa telepono. Dumadalaw rin ang anak nitong lalaki kasama ang napangasawa na siyang ikinatutuwa ng matanda. Lagi nating tatandaan na habang may buhay ay may pag-asa. Gaano man kahirap ang sitwasyon, huwag nating kalimutan na magdasal at humingi ng tulong sa poong may kapal. Tulad ni Mrs. De Los Santos at Mrs. Reyes, marami pa rin talaga ang mga tao na may mabuting puso na handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.